So pansin ko lang dito, napakatahimik talaga. Iwas sa ingay at iwas pollution pa dito. Kasi nga yung mga sasakyan, madalang lang. Okay na sir, thank you po. Malamang yung mga magkakapitbahay dito, halos hindi magkakakilala. Hindi tulad sa ating mga mahihirap, na kung sino-sino yung nagiging kaibigan natin at nakikilala natin, at kung saan yung meron dyan, eh nagagawa natin ng paraan para maging masaya. Yun, dito tayo ngayon sa Makati. At pupunta tayo sa isang kilalang lugar dito at tirahan ng mayayaman. Titignan natin yung loob ko, no? Kung ano ba talaga ang itsura ng mga pangmayaman na ano na to. Itong loob ng Forbes Park. At kung gaano ba talaga kaganda at kasosyal yung lugar na to. Asahan na talaga natin na sobrang higpit nila. Alright, ito nakapasok na tayo. Medyo tumagal din tayo doon sa gwardiya dahil sobrang higpit nila. Bago papasokin, tatawagan muna yung kung sino yung sasadyain natin. Tagal nga nag-response. Kaya ito, dito tayo sa loob. So pansin ko lang dito, napakatahimik talaga. Kung titira ka talaga dito, tahimik ang buhay mo. Kasi unang-una, iwas sa ingay at iwas pollution pa dito. Kasi nga yung mga sasakyan, madalang lang. So napakatahimik nga talaga ng lugar na to. At yung mga bahay nila, lalaki, palaki ng bahay. Oh. At napansin ko rin na yung street dito pala is mga punong kahoy at halaman. Nature talaga yung mga street nila dito. Ito Nara Street to, itong dinadaanan natin. At pupunta tayo doon sa ating kliyente. Isang pangalan ng street nila, Flame Tree. Flame Tree ba? Di ko lang sure. So may mga street light naman dito kasi pag gabi. Pero alam ko, madilim dito. Kasi yung street light nila, magkakalayo. Bawat kanto lang din eh. Yan oh. So panigurado, madilim dito sa lugar na to pag gabi. Kaya hindi ka basta-basta matutuwa na lumabas. At syempre may malamang may nagpapatrol dito pag gabi na. Curfew, yun mahigpit. Syempre ganun ang mga mayayaman. Kaya sa loob lang talaga sila ng bahay at bakura nila. Pwede lumabas. So ang pupuntahan nga natin is number 16. Ayun. Medyo lumagpas tayo. Okay. Yan. Dito tayo sa number 16. Doorbell tayo. Ting, ting, ting. So, madalas lumalabas lang dito ay yung mga boy or katulong lang nila. Ayan, ito. Boy yung lumabas. Kasi lalaki. Boss, papareceive ko lang po, pa-counter. Morty plus? Apo. Ikaw na sir, magana. Ito may ballpen sir. Buti pwede kanya sir, may sa iba, hindi. Wala sila, di simpre, mag-antay. Ayan sir, sa baba. Ito po, printed na yung signature, saka petsa. Nagugas ka ata sir, ha? Basa ka. Kakain pa lang. Ayun nga, alas 12 na pala. Hindi ko na namalayan yung oras. Kaya pala nakaramdam na rin ako ng gutom. Okay na sir. Thank you po. Okay, so, ayan. Napareceive na natin at buti naman at pwedeng mag-receive yung boy nila. Sa iba kasi hindi. Okay, so alis na tayo. Yun lang. Saglit lang tayo dito. Okay, labas na tayo. So, di naman nga tayo tumagal dito. At yun lang. Wala din naman kakaiba dito sa loob ng Forbes Park.
lang napansin ko, tahimik lang din tulad ng mga napasukan ko mga pangmayamang village. Dito tayo. Try nating dumaan dito sa kanan. May bantay oh. Fail yun. So yun nga. Yung takbo lang dito, kailangan nasa 40 lang, hindi ka lalagpas ng 40. At alam ko bawal din dito yung ano eh, alam niyo yun, yung maingay na motor o kaya ano, yung mga naka-muffler, bawal dito. Kasi siyempre, tahimik na lugar to. Doon pa lang sa gwardiya, di ka na papapasukin pag maingay yung motor mo. Or anong, kahit anong klaseng sasakyan mo. Sarap lang din dito mag-jogging oh. Pag umaga, siguro kung dito lang ako nakatira, kung walang pasok, siguro araw-araw lang din ako magda-jogging dito. Para healthy, healthy lifestyle. Kaso yun lang, imposibleng mangyari. Malamang yung mga magkakapit bahay dito, halos hindi magkakakilala. Kasi hindi naman sila tumatambay dito sa labas eh. Diyan lang sila sa mga sa loob ng bahay nila, diyan lang sa bakura nila. No? Kung sino lang talaga bisita, kung sino lang talaga yung bisita nila, yun lang makakalubilo at makaka-jamming nila diyan, di ba? So yun lang. Ang laki din ng pagkakaiba sa ating mga hindi mayaman, simple lang. Na marami tayong kaibigan hindi lang sa kapitbahay natin kundi sa medyo malayong kapitbahay. Medyo malayong kapitbahay, no? Kasi pag nasa labas lang, magbabatian na kayo, magiging kaibigan mo pa. Di tulad dito, yung sino lang yung kakilala mo, yun lang talaga magiging kakilala mo. Kasi di naman sila tumatambay. Ano, bahay-trabaho lang din sila, di ba? Kasi may mga negosyo yung mga yan eh. Multi-millionaire mga yan, mga nakatira dito. Sino lang yung nakakasalamuan nila, sila lang din yung nagkakilala. Di tulad sa ating mga mahihirap, na kung sino-sino yung nagiging kaibigan natin at nakikilala natin. Kasi yun tayo eh, nasa labas tayo palagi. Sila-sila lang din nagja-jamming dyan. Madalas pa nga, siyempre mga busy yung mga tao dito. Minsan lang siguro sila umuwi. Or uwi sila, matutulog na. Diba? Kung isipin natin yung mga mayaman, yun talaga yung lifestyle nila. Bahay-trabaho. Diba? Matutulog, kakain, matutulog. Nagpa-party din yung mga yan. Yung mga social na party. Pero di tulad sa atin na hindi tayo mayaman, na kung saan yung meron dyan, eh nagagawa natin ng paraan para maging masaya. Diba? Yun lang talagang kinanuan natin. Nakakapos man tayo sa pera. Sila, mas marami silang pera. Pero mas mayaman tayo sa kaibigan at kakilala. Diba? So ayun, dito na tayo. Kalabas na rin tayo dito. Inabot na tayo ng tanghali.